Hello po. What's up po mga ka-hybrid at mga ka-farmers po natin dyan. So sa mga nalilito dyan at gusto po, babalak po, ihalo po doon po sa inyong ini-spray. Ito po yung wag na wag nyo pong gagawin at dapat nyo pong gawin. So ito mga ka-hybrid. So yung mga chemical method na katulad ng insecticide, fungicide, herbicide, katulad na rin po ang mga foliar na pwede nyo pong i-apply sa inyong palay. Ay ito po yung wag na wag nyo pong gagawin. Tapusin mo to at tsak. Garantisado, meron kang matututunan dito mga ka-hybrid. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm at nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid, at medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload ng ating mga updates sa ating mga ating masugid na ating mga followers, subscribers, yan po mga ka-hybrid, at pasensya na po at medyo po tayo ay busy sa ating mga talambuhay no mga ka-hybrid. At ngayon ay wet season na mga ka-hybrid, at pinagraraok manon at pinagtatanim na naman mga ka-hybrid, at land preparation para po sa punla na inyong itatanim. So kami po ay hindi pa rin kami nakakapag simula ng aming punla no. So hinihintay namin yung ulan para po makatipid medyo sa tubig no mga ka-hybrid. So yan, at salamat din mga ka-hybrid sa inyong suporta at paghihintay sa aking bagong uploads ngayon. At sigurado itong garantisadong itong video na to, at matututunan po ninyo itong aking i-discuss itong topic na to about po sa mga nagtatanong, mga nagtatanong natin mga ka-farmers at nalilito, at sa mga kanilang ini-spray sa kanilang area no, at yung mga dapat at hindi dapat po na pwede nyo pong ihalo doon sa inyong pag-i-spray. So dako na tayo mga ka-hybrid. So ngayon wala muna akong i-shoutout at walang masyado. So kung gusto mong magpa-shoutout at ilagay nyo po dyan sa comment down section, at ilagay nyo po dyan pattern na Lakbay Farm Vlog pa-shoutout po. Yan po yung mga yung aking pattern po kung gusto nyo po ma-shoutout na sa susunod po ng aking video ng mga ka-hybrid. So dako na tayo ngayon sa ating topic ngayon, sa ating mga marami sa ating mga ka-farmers, mga ka-hybrid, lalo-lalo na po sa akin no? At marami po nagtatanong sa akin kung may mga ka-farmers po tayo, mga baguhan na nalilito pa rin yung katulad ng pag-i-spray nila ng mga chemical method. Yan po. Ayan. So yung mga chemical method na katulad ng herbicide, fungicide, at insecticide, at foliar, yung mga ka-hybrid, yung mga ini-spray po natin at iba pa. Yan mga ka-hybrid. So ngayon, unang-una po sa ating mga ka-hybrid ay hindi ko na po ito patatagalin. At short ano na po ito no? Short video na lang yung aking sasabihin sa inyo. Wala nang etos-etos pa dyan mga ka-hybrid. So yan, unang-una dyan ay hindi mo dapat gagawin at ipaghahalo sa isang tank load yung bagay na may copper base dun sa inyong bibilhin na chemical method. So tatanungin nyo po yung kung copper base po yon o non-copper base. Yan po, yun po yung pinakamahalaga na ating pag-usapan ngayon, yung copper base at non-copper base. So syempre pagka non-copper base ay pwede po itong i-spray paghaluin, katulad ng halimbawa ang foliar mo ay non-copper base, ang insecticide mo ay non-copper base. Yan po mga ka-hybrid, pwede mo siyang ihalo. Yan. Pag halimbawa naman ay non-copper base ng insecticide, non-copper base ng foliar, non-copper base ng fungicide, pwede nyo pong paghaluin yan. I-mix po sa isang tank load. Kasi yung copper base po, ito po yung pinakamatapang. Matapang po ito na chemical na inahalo po dun sa ano na yon, sa spray na, sa product na yon, para po ay talagang mapuksa po yung talagang husto yung nakikita po nating sakit
at insekto dun po sa ating palayan, no? So yung copper base po yun, mga kaibig. So tatanungin po natin kung copper base po yun, non-copper base po, sa mga gusto pong bumili sa inyong Suking Agriculture Supply. So yan, yan. Non-copper base, pwede po nating i-mix sa non-copper base na mga hybrid. Kahit tatlo pa yan, pwede po yan i-mix sa inyong tank load ng mga hybrid para po makatipid po kayo. Pero pagka ang huwag nyo pong gagawin yung may non-copper base po na content dun sa kanyang likod. So yan, at pwede nyo rin tanungin kung copper base ba siya, yan mga hybrid. Huwag nyong gagawin ito. Yung paghaluin yung copper base at non-copper base. So hindi po siya pwedeng i-mix. So ang cost po nun ay sobrang tapang po nun, at sanhi nun pwede po masunog at masira ang palay, yung inyong tanim mga hybrid. So although mamamatay man yung mga insekto dun, yung mga damo-damo, yan, pero yung isasama din niya yung palay, yan mga hybrid. So sayang lang. So basta yung importante sa atin dito, malaman natin yung copper base, yung copper base ba siya o non-copper base, para po sa ating information sa ating mga farmers po, mga baguhan, na huwag nyo pong gagawin, no, paghaluin yung may copper base. So yan, so example, copper base ng gold, kunyari copper base yung gold na insecticide, sinama mo siya ng foliar na non-copper base, hindi mo siya pwedeng paghaluin. So yan, so singles copper base lang ang pupwede mong i-spray. Halimbawa copper base yon na gold, yun lang ang i-spray mo. Huwag mo nang hahaluan ng iba pang non-copper base. Basta copper base siya, single copper base lang. Kunyari copper base pa ng isa, huwag mo na siyang paghahaluan. Kunyari copper base ng gold, copper base ng foliar, or other copper base, huwag mo siyang imimix dahil sobrang tapang po ito mga hybrid. Single copper base lang sa isang one spray ng tank load mga hybrid. Pero halimbawa tatlo yan, insecticide, fungicide, foliar, na pwede mo siyang non-copper base, pwede mo siyang paghaluin at ispray mga hybrid. At halimbawa copper base, non-copper base na insecticide, at non-copper base na foliar, or non-copper base na fungicide, at non-copper base na insecticide, pwede nyo po i-mix ito mga hybrid. Basta ang yung tatandaan, basta copper base, huwag mo siyang hahaluan ng iba pang pwede mong non-copper base na pwede mong i-mix pa, katulad ng foliar. Yan po yung tinatanong sa atin mga ka-hybrid, mga ka-farmers, yung palagi po nagtatanong sa akin na pwede bang i-mix yung foliar plus yung insecticide. So depende pa rin yung mga hybrid. So titingnan nyo pa rin kung copper base yun or non-copper base yun. Pagka halimbawa non-copper base sa lang pareho, pwede nyo po siyang i-mix. Pero isa doon, copper base, huwag nyo po siyang i-mix. Single, one spray lang po yun at the time na pwede nyo pong gagawin. Para po hindi po, para po ma-prevent natin yung pagkasunog, pagkasira ng ating palay, no, mga ka-hybrid. So yun lang mga ka-hybrid, sa ngayon ang aking mong tikong video. At yan po yung mga mahalaga nating gawin sa ating area, yung non-copper base at copper base, na hindi po natin pwedeng i-mix. Copper base, single dose, single spray, pwede po. Non-copper base, pwede po siyang i-mix. So yan lang po yung tandaan po natin sa ating iahalo sa ating tank load. So yan lang. At congratulations muli mga ka-hybrid sa mga naka-higher yield sa inyong area. Yan, congratulations po. At patuloy po tayong mag-explore. Obserbahan po natin ating mga area, ating mga palay, ano po yung mga sakit na pwede pong puksain, sugpuin, para po sa ikatataas ng ating ani. So katulad po namin, so 192 kabans, so not bad. Pero sa mga 200 above, yan, congratulations po mga ka-hybrid. At sa mga baguhan, patuloy po tayong manood ng ating video. At sa mga gusto pong magtanong sa akin, at susubukan po nating sagutin lahat ng mga tanong po natin na ating sabot po ng aking makakaya. So yan mga ka-hybrid, yan, maraming salamat din po sa walang sawa po ninyong pag-standby sa aking mga ina-upload, na makakatulong po
sa ating mga ka-farmers. So sa lahat po ng gustong ito po, konting tip, konting information lang po. So sa mga gustong umorder ng mga GSR. So ayan po, mga ka-hybrid. So nilagay ko na po 'yon si Sir Justin Gabriel. Andun po yung contact number niya. Lahat po na may mga ngayon, katulad po, may bago po ngayon na GSR 605, yan po yung pwede nyo pong itanim nitong darating na wet season. So yan po yung pinapipilian din po namin itanim nitong darating na wet season. So mga longping, medyo marami na rin po ito sa ating lugar. Dito sa aming lugar, marami na pong longping na pwede nyo pong orderan. So punta lang po kayo rito sa aming lugar, Gimba, Nueva Ecija. Yan po, marami na po rito ang longping. SL varieties, marami na rin po rito, mga kaibigan. About online, so sisikapin pa rin natin. So nagbigay na rin ako ng mga online na pwede nyo pong kontakin sa inyong area by region. Ayan po, na makakatulong po sa mga gusto pong umorder. So may mga bago na po ngayong mga varieties ngayon na mga SL12, SL18 at SL22, mga kaibigan. So yan po, limited pa lang po yan. Pati rin po yung SL39. So yan, at medyo nakakaubusan po sa mga gustong umorder. So yan. At mayroon po talaga makaano po ngayon ng mga varieties at minsan na nagkakaunahan na po sila ngayon. So ang tip ko lang po, kailangan po kada nung gusto nyo pong umorder po na maaga, umorder po na po kayo na maaga para po makapagpalista na po tayo sa ating mga DA, ating mga agri supply, yung mga first come first serve po ang kanilang basis dito, mga ka-hybrid. So yan, sa mga nahihirapan pa rin umorder at sisikapin pa rin natin at alamin natin yung mga source na pwede pong kuhanan ng mga pag-o-orderan ng online. Online ng GSR varieties, meron na po. Yan. Tingin nyo lang po si Sir Justin. At about sa mga SL, mga inbreed. Ayan, mga ka-hybrid. Marami din po na mamalalakas po umani. Doon po sa nilagay kong uploads. Dito po sa aming lugar, sa Gimba, marami na po ritong mga inbreed na super inbreed at hybrid rice at NK, yan po dito po sa aming lugar, Gimba, Nueva Ecija lang po. So yan, mga ka-hybrid, at magtanong lamang po kayo rito at i-comment nyo po dyan at ibibigay po natin yung mga contact details na pwede nyo pong orderan, no, mga ka-hybrid. So yan lang, mga ka-hybrid, at maraming salamat din po. Don't forget to subscribe, hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So hanggang ngayon lang po, mga ka-hybrid, ingat po tayo at God bless.